Ngayon guys, kukuha ko ng elevation sa gutter line at papakita ko sa inyo kung saan yung gutter. Ito nga pala yung gutter line, dito ako kukuha ng level para maipasipod sa loob yung natural level ng tie beam. Dito nga nakadetalye ang mga sukat at gagamitin para sa tie beam. Ito nga pala yung mid-span tie beam. Meron itong 8 pieces 16mm rebar at meron itong 10mm rebar stirrup. Kung anong gagamitin ko sa mid-span tie beam, ganun din sa support. Ayan ang support tie beam. Itong beam 1, nakadetalye ito sa second floor. Susunod na ito pag nakatayo na yung column at CHB wall. Nakadetalye na nga dito ang tie beam, beam 1, beam 2 at roof beam. Ayan ang mga gagamitin para mabuo ang bahay. Ang cut bars, dalawang 16mm bars, count bottom bars, 4 16mm bars. Ayan po ang gagamitin. At nandito na nga rin ang typical slab details. At ayan ang mga nakadetalye dito sa plano. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung anong elevation ng kabahayan. Ito nga pala yung elevation ng bahay. Ito nga, meron nga itong 3 property line. Meron itong road gutter line, street gutter line, finish flooring line. At ayan po ang mga nakadetalye sa plano. At dadalhin ko nga doon sa loob at para makakuha ako ng natural level. Nandito na nga ang finish gutter line. Meron itong 20cm at sa finish floor line, meron itong 20cm. So, kuha ko ng level niyan. Nandito na nga pala, bali pinag-plus ko na silang dalawa, bali naging 40cm. Inangat ko na 1 meter at dinala ko sa kabilang poste. At dadalhin ko nga rin pala yan doon sa loob. At ito na nga yung level dun sa labas. At dadalhin ko nga rin dito sa column para mailablab ko na yung tie beam. At may minus ko na sa finish flooring. At ito nga ang 1 meter. At pinlas ko nga pala yung gutter line at finish floor line. Ang gutter line ay umangat ng 20 cm at sa gutter line ay aangat ako ng 20 cm para sa finish flooring. At sa finish flooring, magmaminus ako ng tiles, adhesive, natural level ng flooring. At ayan na nga guys, naidala ko na nga yung level dun sa labas dito sa lahat ng column. Nang natapos kong markahan lahat ng level dito sa column, ay nilablag na nga namin yung ibang tie beam. At yung ibang tie beam, pinapapabricate, diba? At meron pa nga kaming hindi nalagyan. Doon, dito, at dito pa. At ipapagawa ko yan pagtapos ng break time. Nag-break time nga pala sila. Meron pa nga doon na ilalagay. At nandito nga pala ang mga sizes at mga division para sa CHB. At height ng mga jam door, at sliding window. Dito nga rin nakadetalye kung anong mga lalagyan ng CHB. At dito rin nakadetalye kung saan ilalagay ang mga main door, at sliding window. At panel door. At dito na nga rin nakadetalye kung saan ko sila ilalagay at kung ano mga sukat at kung saan sila nakaplano at kung saan ko sila ipapalagay. Huwag kayo iya! What? What the fuck? At nandito na nga ang mga taropa, sinimula na nila ang paghuhukay at paglelevel ng natural line para sa tie beam. Naipabricate na nga pala nila dito ang mga ibang tie beam at sinisimula na nila doon sa tinuro ko. At doon sa tinuro ko, doon na naman nila sinisimulan ang papabricate ng tie beam. Ang aangas mo ah! Ito na naman, nagpapahiwatig. Nakita ko na naman sa orasan, 12:35 na. At meron nga pala ako ditong i-re-repair. Naikabit ko na nga kasi nga ito. Ito nga si boss, pinakabit niya sa akin yung meter brace at panel box. At ang sabi niya sa akin, temporary lang daw. Ang temporary lang daw, nasa gilid. Eh, hindi ka naman nagsabi sa akin, kaya ngayon ay babaklasin ko nga pala ito guys para ilipat dito sa gilid. At may bagong kaalaman na naman ako guys, pag temporary, dito lang sa gilid ha. Pag mapapagawa kayo ng bahay, temporary, gilid muna ng poste. At para maaprobahan kayo ng Miracle at para meron kaming kuryente. I am the one, the way your son don't need. Ayun na nga guys, naporma na nga yung mga tie beam at napabricate na nga lahat ito. At pinaprepare ko na sila ng halo para mabuhusan na ang tie beam. Ipapakita ko sa inyo ang mga kabuuhan ng mga natapos ng mga taropa. At nandito na nga naghahalo nga sila ng pambuhos para mabuhusan na nga itong natapos at napormahan naming tie beam. At ito nga pala ang tie beam at ito nga pala yung mga nakadetalye doon sa plano at layout kung saan ito ilalagay. Ito nga pala ang picture out ng bahay.
Wow naman! Wow! Wow! Yo, what's up mga taropa? Yun nga, papakita ko sa inyo kung ano mga natapos namin dito sa construction site. Ayan na nga guys, tapos na nga kami sa pagbuhos guys. Nakapag-pile na nga rin ako ng isang layer ng hollow block dyan. At pinapatag ko na nga rin yung lupa para doon sa natural level ng flooring. At yun lang guys, i-follow nyo ako para makita nyo ang pagkasunod-sunod na nakalagay doon sa plano. At bye-bye! Thank you for watching!